Magandang araw, Evelyn Marquez po, ang inyong pretty ate sa EdTech Unit. Alam ba ninyo na may webinar o online training session ang EdTech Unit tuwing Sabado? Ang araw na ito ay nakalaan para sa ating mga mahal na kaguruan upang turuan sila ng mga bagong kaalaman at kakayahan sa paggamit ng mga bagong software at applications para sa pinaka-epektibong paraan at lubos mapaghusay ang kanilang paraan ng pagtuturo. This is also our refresher session for our beloved teachers to enhance their skills in technology. Every Saturday, we will conduct webinar sessions for teachers about the use, advantages, and relevance of different blended learning software applications. Ang webinar series ito ay magsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa morning session. Magsisimula naman ng alauna at magtatapos ng alas 4 ng hapon ang afternoon session. You can watch us in our DepEd EdTech Unit Facebook page, Educational Technology Unit YouTube channel, DepEd Tayo and DepEd Philippines. Kita-kits tayo tuwing Sabado! Mabuhay! Good day to all! I am your tutor, Madge. Welcome to ETUlay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS, EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive and SPED learners. Aside from answering the modules, the ETUlay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the ETUlay will bridge the gap where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our module, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn together with our volunteer online tutors. Tara na! Isang masayang Monday afternoon sa inyo mga ka-ETUlay, lalong-lalo na sa lahat ng ating hashtag mahusay ng mga kabataang Pinoy at mga kapwa namin guro. Today is March 7, 2022, unang Lunes sa buwan ng Marso at dahil una kayo sa aming mga puso dito sa ETUlay Free Online Tutorial ay nakahanda kami laging mga tutors sa pagbibigay ng bagong kaalaman at paggabay sa inyong pag-aaral. Worry no more dahil patuloy nating itutulay ang inyong pagkatuto. Kasama ninyong muli ang inyong tutor Tony and I'm from Novaliches High School, SDO Quezon City. Makakasama din natin this beautiful afternoon sina tutor Easter at tutor Tina. Good afternoon and happy Women's Month mga fellow tutors! Magandang buhay mga kaitulay! Magandang buhay tutor Tony at tutor Easter, tutor Tina. Ako po si Tutor Easter from Horacio de la Costa High School from SDO Caloocan. Hello! Isang magandang Lunes ng hapon po mga ka-ETUlay sa ating mga viewers. Tutor Tony and Tutor Easter, happy Monday Hello. Po sa inyo. Again, this is Tutor Tina from SDO Pasig. And welcome po ulit sa ating Week 4 ng General Biology 2. Week 4 na tayo, di ba? So for this week, we will be talking about evidence, mga different evidence na nagsusuporta sa different theories on evolution. Na-discuss natin last week, di ba, mga tutors? Okay, Tutor Tony and Tutor Tina. Bago tayo mag-umpisa, mga BioStar students, ihanda po natin ang papel at ating mga ballpen. Listen and participate actively. Respect one another. And let's learn together. Tutor Tina, para naman sa ating attendance check. Okay, para sa ating mga BioStar student. Yan, so you can comment your name, your grade and section, the school, the name of your school, and the location. And also, paki-shoutout na rin ang name ng inyong General Biology 2 teacher. And then, don't forget also to share our live stream. And then, kung hindi pa kayo nakaka-like sa ating official ETUlay General Biology 2 with Tutor Easter and Tutor Tina, paki-like na po.
And don't forget, of course, to be respectful sa ating mga comments, sa ating mga coach duties, and then sa ating mga tutors, of course. Tutor Tina, ngayon ay buwan natin. Bakit kaya? Kasi ngayon ay sineselebrate po natin ang National Women's Month Celebration, kung saan binibigyan po ng pagpapalaga ang pagbabago ng mga kagababayan. Yes. Sa ngayon we po, make change, work for yes women. Po. At kayo yun, no? Kumbaga, syempre, at ang ating mga fellow co-teachers and as well as yung mga tutees natin, mga senior high school learners natin. So, kumbaga, ang sabi nga nila is, women empowerment. So, kumbaga, equal lang lahat ng rights and of course, responsibilities natin. Okay, we are powerful beyond measure and then we are yes, beautiful like beyond description. Ayan ang ating mga kababaihan. Yes, women's empowerment, Tutor Tina. Yun. So, ngayon po, Tutor Tina, at sino naman po ang ating mga BioStar School of the Week at BioStar Students of the Week po natin? Okay. So, last week, naku, ang saya-saya na naman namin at patuloy na pagsuporta. Napakadami na naman nating viewers from week 3. So, ito yung ating mga BioStar School of the Week. So, from Novaliches High School, yan, ang co-teacher ni Tutor Tony, Ma'am Jeanette Townsend. Yes. Masaming salamat. Hello, Ma'am Jen. Okay, thank and you. Our very own from Horacio de la Costa Senior High School, Ma'am Easter, Tutor Easter, and of course Lorenzo S. Sarmiento Senior National High School, Ma'am Noraida A. San. Okay, meron pa yan, Tutor Ma'am Noraida. Okay, so salamat din po sa Padre Garcia National High School, Ma'am Ladeline Ducay. Of course, yung laging nakatutok din, Jones Rural School, Ma'am Cheryl Gumpal Reyes. Salamat po. And ito, ang dami rin nating viewers from Daniel R. Aguinaldo National High School. Ma'am Jen, salamat po, Melendres. Tutor Jen ng Science 7. Ayan, kasama natin yan sa ETUlay. Yes. Kamahusay. Okay, meron din tayo from Marawi Integrated National High School, Sir Jerwin A. Gutierrez. And ang ating last na school, BioStar School of the Week, San Mariano National High School. Thank you po, Mr. Nolly L. Baldin. Salamat po, mga sir. Okay. And now, we are now ready to recognize our BioStar Students of the Week. So, recall nga natin, ang ibig sabihin ng star na ito, Tutor Easter? Okay. Ang star ay, ano ibig sabihin mo ng star ulit? Star stands for smart, talented. Smart? Yes, active and responsible. So dapat mga tutor, mga BioStar student, active tayo from the start hanggang sa dulo ng ating session. So para na ma-recognize namin kayo bilang BioStar Students of the Week. So sila yon. From week 3, sila Joanna Del Rosario, Luisa Joy Pua, Dashi Vallejo from my school, yan, Ainsley Rusta, Pierre Cantero, John Wayne Pieto, Burley Casanya, and Cheska Cabanting. So sila yung mga active, no, from the start pa lang, recap up to our knowledge check. May mga meron tayong pinapasagot in between. Yan. So active na active sila. Congratulations, mahusay. Okay, mga BioStar students, kanina't balikan natin ang ating mga natutunan noong nakaraang linggo. So meron po tayong mga sitwasyon kung saan ay may katanungan na aangkop doon sa ating piling mga talakayan o theory o mekanismo ng evolution. So first question po is that a zookeeper bred a lion and tiger together in order to produce a new species called liger. A. Natural selection. B. Artificial selection. Mga BioStar students, pakitype po nga ang inyong sagot sa chat box. Tutor Tina, okay. Tutor Tony, ano po yung mga sagot kaya nila? Liger. Yan, may mga sumasagot na dito. Tutor Easter, number one, letter B from Rachel Ann, and then from Glidel Oplado, letter B. Also from Alan Mark De Jesus. Okay, ano ba ang right answer natin, Tutor Easter?
Justin Clarion. So, the right answer is letter B, artificial selection. So, all nakita right. natin si zookeeper ay nagbred ng lion and tiger ng para magkaroon ng tinatawag nating bagong species na cold liger. Next question, tetrapodopis, a four-legged lizard-like animal, lost its leg and evolved into a snake over time. A, period of use and disuse. B, descent with modification. Okay, all mga right. BioStar student, don't forget to write the number before your answer para ma-address natin yung mga answers nyo. Okay. Masagot na ba? Yeah, Bianca, Daishi, Glidel, they all said letter A. The same with Marlon and Christine. Okay, so what is the correct answer is? Theory of use and disuse, Shooter Tony. So nakita natin si Tetrapodopis ay hindi po nila ginamit. Dati po kasi nakakalakad sila. Ngayon po, dahil sa hindi nila ginamit yung legs nila, ay naging snake po sila. So mamaya mamemention natin yan when we discuss about vestigial structures, no? So kapag tinignan natin anatomy ng mga snakes, they have this parang bone na kumbaga sa naka-attach dati yung legs nila. Alright, so let's have the third item. The seeds from a flower were dispersed by wind to another land and grew there as a new different species of flowers. So what mechanism of evolution is responsible for this? Ano ba yan? Natang twist ako. A, genetic flow. B, genetic flow. Alright, that's number three, mga ka-ETUlay, ha? Mga BioStar students. Okay. Alright, Bianca said A, Russell A, Glidel A. So the answer Dashi, letter A, Rhea A. Ano ba ang answer natin? Sugar Easter. It is genetic drift. So the wind dispersed the seeds of the flower para magkaroon ng different species of the flower. So ang gagaling po, di ba, Tutor Tina, Tutor Tony, ang ating mga BioStar students. Ngayon ready, naman ready po na ay, yes po, Tutor Tina, ready silang makinig. So ngayon naman po, ano po naman ang ating most essential learning competencies, Tutor Tina? Okay, for our week 4, quarter 3, most essential learning competencies. First is to explain the evidence of evolution, that is biogeography, fossil record, DNA and protein sequences, homology and embryology. And for the second one, infer evolutionary relationships among organisms using the evidence of evolution. Ano ang ating melts for this week, week 4. Okay, Tutor Tina. So last week, we have learned about with evolution, its evolutionary thought, the mechanism of evolution, and the theories. So right now, we are going to learn about the pieces of evidence that evolution occur in nature. And these are fossil record, artificial selection, geographic distribution, homologous structures, molecular homologies, and embryology. So, one evidence of evolution is fossil record. So, ano po ba ang mga fossil record? So, the remains of an organism change over time by natural processes. And these fossils are being learned about or have been found by our scientists in the sedimentary rocks. So, Tutor Tina, Tutor Tony, yes, paano po. Na po ba nakakatulong yung mabuto ng mga organismo? Well, basically, no, when we excavate different types of fossils, no, actually, may maraming klase talaga ng fossils. The fossils, as we have learned sa ating week 2, no, when we discuss the history of life, these fossils or mga remains ng dating organisms ang nagbibigay ng clue kung ano ba ang geology, ano ba ang climate ng mga past thousands or millions of years. It also give us the idea kung ano bang anatomy and morphology ng mga organisms na ito. Yan, opo, tama po, Tutor Tony.
So yung mga progressive changes ng mga animal group mm-hmm. ay nabibigay kung ano ang edad nung animal na yon. So katulad po ng ating halimbawa, yes. Napakisetus, 50 million years ago, etusetus, 25 million ago, beluga mm-hmm. whale today is, yun po yung ano natin, whale. So yun doon, nakita sila, nakilala sila because of their nostrils. At naibigay yung edad po nila. Mm-hmm. At Tutor Tony, meron din tayong tinatawag na ang fossils ay nagbibigay ng quick at easy way para malaman po natin ang age ng isang tao, kung saan po sila nakita o natagpuan. So, Tutor Tony and Tutor Tina, natatandaan niyo po ba si Java Man, si Peking Man, at saka si Ape Man? Yes. Opo. Tutor Tina. Yes, so aside from yung sinabi kanina ni Tutor Tony, no, true fossil also, malalaman nga natin yung age because of the relative dating and also the absolute dating. Yes, okay. So si Java Man, yung una-unang species, di ba po, na natagpuan sa ating Indonesia. At si Peking Man, which is name as the Homo erectus, di ba? So, doon naman ay natagpuan sa China. At naman si Ape Man ay natagpuan po sa ating sa Africa. Yun po yung Homo sapiens. Nakita natin yung changes, no, from our yes. Primitive ancestors bago nagkaroon tayo ng mga Cro-Magnons at saka yung mga modern man, Homo sapiens. Yes. Nagkaroon tayo ng upright na tao before they're walking. Okay, another evidence of evolution is the artificial selection. So, Tutor Tony and Tutor Tina, natutunan natin, di ba ito, nung nakaraang isang linggo, na tungkol doon sa master plant, na kung saan yung master plant, iba't ibang bahagi ng master plant, ay nagkaroon po ng breeding na tinatawag. Mm-hmm. At ito po, yung ating dahon ng master plant ay naging cabbage at ang flower at ang mga stem po nito ay naging cauliflower at saka po ng ating broccoli. At doon naman sa kaniwa, because of domesticated breeding na tinatawag sa mga kalabaw, ay nagkaroon naman tayo ng mga iba't ibang klase ng kalabaw na kung saan yung mga kalabaw na yon ay nagbibigay ng masustansya at masarap na gatas at mga karne. That reminded me of the kesong puti. Tama po ba, no? Kesong puti. Yes po. Naabutan pa kaya yan ng mga or na-try na kaya nila yan, mga ka-ETUlay, mga BioStar students? Type nyo nga sa comment section niya. If you have yes, try drinking milk coming from the carabao or try eating kesong puti. No? So, familiar kasi tayo sa or commonly mga goat's milk or cow's milk, diba, available in the market. Alright, let's proceed. Meron po natin Opo. So, next evidence of evolution is what we call geographic distribution. Dito, nakikita po natin ang mga organismo na may magkakalapit na iba't ibang kamag-anak, pero magkakaiba silang species, ay nagtagpo sa iisang lugar at doon po sila nagpalaganap ng kanilang lahi. Kaya, gusto ko yung pinagtagpo. Tutor Easter. Makakarelate ang ating mga students. Pinagtagpo at nagparami. Pinaghana. Yung pagpaparami na yan ay parating sa tamang panahon, ika nga. Yes, so, focus natin is, of course, okay lang naman na lumablife, ganyan, magkaroon ng inspiration, yan, kahit virtually or sa limited face-to-face, di ba? Siyempre, na-miss yan yung mga crush-crush na yan, di ba? Na, yan ang makakamiss sa mga sa high school life nating mga learners. Opo. So, yun yung tinatawag nating geographic distribution. Sa geographic distribution, Tutor Tony at Tutor Tina, meron po tayong tinatawag na convergent at divergent distribution. So, sa convergent distribution po, ang mga organismo na magkakaiba na iba't ibang lugar na magkakasanungat po ang kanilang katangian at different species po sila
ay nagtagpo po sa isang lugar, pero they retain their own characteristics and they have developed and live independently to each other. Just like po itong ating shark at saka itong ano po natin, whale. So, this shell and wart, shell and whale po, shark and whale pala, ay hindi sila magkaparehas ng species. Pero magkaparehas nila ng mga structures. Yes. They have learned to live independently in the sea. So one is a fish and one is a mammal. Correct. So whales are mammals and ang mga shark ay mga cartilaginous na fish, di ba? They are made up of mostly mga cartilage. Opo. Tulad din po yan, Tutor Tony, ng meron tayong mga nilagay sa ano po sa aquarium, di ba? Napansin mo po ba, Tutor Tony, Tutor Tina, na meron tayong mga iba't ibang klaseng isda na nilalagay sa aquarium. Magkakapareha silang isda, pero magkakaiba sila ng mga katangian. Pero na-retain nila yung kanilang mga characteristics dun sa aquarium. At nagkakaroon po sila, nanganganak sila, nagkakaroon ng evolution dun sa iba't ibang klase ng isda na nasa loob ng aquarium. So yun po ang ating tinatawag na convergent evolution. Ang divergent evolution naman is that due to different selective pressure, species with a common ancestor increasingly become divergent. They came from a common ancestors. So, remember yung ano natin, yung tinatawag natin na mga yung galapangos ni Darwin. So, as they go into the mainland, they learn to adapt the culture of the environment. Na nagkakaroon sila ng different kinds of tortoise as they go in one place to another. So, meron tayong short necks, may intermediate necks tayo, at may long necks. Na nagkakaroon tayo ng tinatawag na speciation sa tortoise na yon. Yun po ang tinatawag nating divergent evolution. Another kind of evidence of evolution is what we call homologous structures. So these structures have evolved from a common ancestors. So meron silang sabi nga homo meaning same. So ano ang same sa kanila? Ang same sa kanila is the arrangement of the structure. Pero different organisms sila. At came sila sa isang common ancestor. So just like the humans, the cats, the whales, and the bat. So as you can see, they have the phalanges, metacarpus, carpus, ulnar, and the radius. But they belong with the different species. The dog has this deltoid muscle, just like our deltoid muscles in the humans. So that is homologous structures. Next will be your analogous structures. Ayan. Ayan. So dito naman, different siya sa homologous. Sa analogous, meron tayong structure na magkakaiba. Pero they have the same function. And they don't belong to a certain ancestor. So, dito po, itong wings na to, makakaiba po ng structure. Pero, ano po ang function nila? Ang function nila ay para sa paglipad ng hayop na ito. And same with the shark fin and the penguin fin. So, this shark fin and penguin fin are used for navigation and balance. But they have different structures with the shark fin and the penguin fin. Ito, Tutor Tony, ang ating tinatawag na vestigial organs. Yan. So they used to have a certain function, no, sa mga naunang ano, mga predecessors na organisms, but
right now sa modern times, kumbaga they totally ano, kumbaga wala na siyang ano, gamit. It lost its function or gamit. Yes. Just like ayan, yung sa whale. Opo, sa whale. Dati kasi po, ito pong ano natin, pelvic bone na tinatawag natin sa whale. Yun, ay ginagamit po. Nakalagay po yan doon sa hinge bone. At ginagamit po yan sa paglalakad ng whale. Dati kasi naglalakad yung whale. Eh dahil po hindi natuto yung whale na maglakad, lumalangoy na lang po siya, ay nandun pa rin po siya, pero hindi na po siya nagpa-function ng, para sa paglalakad niya. Mm-hmm. So the same with the snake, no? Kanina po na na-mention natin. So suggesting, no, na talagang these fossils give us clue kung anong mga present na or yung mga nag-exist na mga parts on a particular organism, on a particular ano, era ng history ng Earth natin. So I think yung second is yung wisdom tooth na ba yan? Opo, wisdom tooth yan, Tutor Tony. Uh-huh. Kasi dati, di ba po, kailangan may complete tayong ano, ngipin. Marami talagang kinakain po natin. Nung long, long time ago po, ang kinakain po natin ay mga raw meats. Yes, talagang pang malakasan dapat yung ano, mga ngipin, no? Kaya they we have that particular set of or pieces of tooth or teeth na yan. Opo. At dahil ngayon, Tutor Tony, marami na tayong kinakain, iba't ibang klase na po ang kinakain natin na may malambot, may matigas. At ngayon, yung wisdom tooth natin po ay hindi na po niya nagagamit yung kanyang function. Pero nandun lang siya, pero hindi natin siya masyadong nagagamit para sa panguya at pag ano po ng ating pagkain. Mm-hmm. Kasi we also learn how to cook our food na. So naging nag-soften na yung mga meat na talagang minsan, before, raw talagang kinakain. So baka siya tinawag na wisdom tooth or wisdom teeth. Alam ba ng ating mga ka-ETUlay or mga ka-BioStar students? Sige nga, type in your, ano nga, your answer sa ating comment section. Balikan natin yan later, no, Tutor Easter. Shall we proceed yes, na sa next na po? So yan, another evidence of evolution naman ay ang tinatawag nating molecular homologies. So, in this evidence of evolution, all living things share the same genetic structure, DNA and RNA. So, nakikita natin, Tutor Tina, Tutor Tony, sa mga pictures natin. Ano ba ang ibig sabihin ng mga picture na yan? Ang ibig sabihin po nito, ano ang pagkakahintulad ng mga organismo nito sa DNA o RNA ng ating tinatawag na tao o humans. So this the percentage indicates the similarities of their DNA and protein sequences to the human DNA. So as you can see, pinakamalapit na may similar na DNA and protein sequences ay ang monkey, which is 95%. So talagang kitang-kita na parang nandun tayo, nagmula talaga tayo sa ape, di ba? Sa monkey. Primate, mga malayong kamag-anak. Kamag-anak talaga, no? Yes. Mga primate ancestors natin or relatives. Alright? So, na-present naman ni Tutor Easter ang mga percentages na similarities ng ating DNA at saka protein sequences sa ibang animals. Ayan. So, let's proceed na po. So, we go now with our next evidence of evolution, which is embryology. Ayan. That is interesting. This evidence of evolution said that embryos of vertebrates develop in the same way. So, magkakaparehas daw. Ano bang pagkakaparehas natin? Na nagmula tayo sa itlog. Tapos lumaki, naging fry, katulad nitong mga fish na to. So nagkaroon tayo na naging fry siya, small fish, tapos naging smalls, tapos naging big fish, hanggang maging salmon o yung tinatawag nating spawning na salmon. Same sarap with, naman ang salmon. Same with the human embryo. So in the human embryo, we have a tail at the fourth week. And this tail disappears during the eighth week. Mm-mm. And this embryo has these four pharyngeal pouches.
And these four pharyngeal pouches is somewhat the same with the gills in the fish. And this become a part of our throat and ears as the embryo develops and become a, ano po, yung fertilized egg. So, mga baby na po siya. So, we used to have a tail, no? The same with other vertebrates like mga fish. If we look at their development or embryological development, no? Ang mga vertebrates like amphibians, reptiles, birds, and fish. So, we can see similarities sa development ng mga embryos natin. So, yun. And that's connected yan. Connected yan sa ating vertebral column, di ba? Yung pinaka-last na the sacrum and the coccyx na bone natin. Yun. May mga sumagot na sa ating mahiwagan tanong kanina and they are all correct, no? So, wisdom tooth or wisdom teeth kasi they appear when we are somehow mature. At kapag mature na tayo, di ba, parang we tend to be wise individuals na. So, mga learned, na tayo, individuals. So, thank you sa mga sumagot. At special shout-out sa aking co-teacher, Ma'am Jen Tamse, watching right now. Hello, dude. Good afternoon. Salamat sa suporta. Okay. So, we go now with our next evidence of evolution. Where we can see in the natural selection. Yan, oo. Yan. So, dito nakikita, Tutor Tony, Tutor Tina, yung mga viruses, different viruses and bacteria have evolved in different illnesses. Mm-hmm. So, katulad nga ngayon, di ba, ang COVID-19, may iba't ibang variant, di ba? Oh, yes. So, opo, andan yung Omicron, Delta. Delta. Opo. Sa tuberculosis naman, wala tayong variant, pero nagkakaroon tayo ng resistance. Yung mga bacteria natin nagiging strong, lalo na kapag... Opo, lalo na kapag nagkakaroon tayo ng palya, ng pag-inom ng gamot. Ng antibiotic. Antibiotic. Medyo naging kasaway tayo, di ba? Pero usually ang advice ng doctors would be on mga, siguro mga guilty rin ng ating mga ka-ETUlay, mga ka-BioStar. Minsan, ay nireseta yan. Ang antibiotic usually good for a week. Prescribed for 1 week. Pero minsan kapag nagbumuti na yung pakiramdam mo, ini-stop na natin. So actually, masama ayon mga ka-ETUlay kasi nagiging mas resistant yung bacteria at or mga other microorganisms. So once na tumama yan or nagkaroon ka ng certain disease na yan, most likely, mas nagiging susceptible ka sa mas malalang infection. At ayaw nating mangyari yun. So kung 1 week ang sinabi, 1 week. So we have to abide on the prescriptions ng ating mga experts, especially our doctors. Yes, tama, Tutor Tony. So, yan po. Makakayo ako eh, no? Kala mo. Tutor Tony, iminom ba tayo ng gamot 1 week? Depende, ma'am. Kasi actually, hindi naman kagad ginagamot, no? So, minsan water lang ang katapat. So, fruit juices, ganyan. Pahinga. Siyempre, mga ka-ETUlay, no? So, alam kong kanya-kanya tayo ng pinagkakabisihan, pag-aaral, our professional life. So, we have to, take time to rest pa rin, di ba? Sabi ko nga, inhale, exhale, and relax. Ayan, yan ang payo ko lagi kay Tutor Tina at kay Tutor Easter. Yes, opo. Lalo na pag-stress, sir, no? Mm-mm. So, na-stress. Coming-go lang naman yan eh. Oo, coming-go yes, lang. Another natural selection is the peppermint. So, with the changes in the air pollution na tinatawag na yung quantity ng air natin na mga chemicals ay nababago yung kulay ng iba't ibang organismo. So before, ang peppermint natin ay white in color. And because of the chemical change brought about by the air pollution, there is a change in the color. So ayan, may brown na color po ang peppermint natin. And also, some of the insects have developed resistance to insecticides. Kaya scientists develop different insecticides para yung mga insect resistant na mga organism dun sa ating mga insecticides will be killed. Yan. Mm-mm. Nakikita natin, no, Tutor Easter tsaka Tutor Tina, na-realize ko lang bigla, no, parang ang galing ng mechanism ng nature.
So, yung mga organisms, they really thrive or try to, ano, to survive. Yung survival of the fittest na naging mas resistant to mga microorganisms, tayo naman, i-improve natin yung particular na gamot or na vaccine, di ba? So, parang talagang nandun yung, ano, yung laban sa buhay na tinatawag. Opo, Tutor Tony. Tulad ngayon, di ba, Tutor Tony, we have to survive in the pandemic. So, by hook or by crook, we have to develop yung ano natin, ETUlay, ang pagkaroon ng edukasyon. Di ba? Kaya nagkakaroon po tayo ng ETUlay session para po sa ating mga learners. Tutor Tina, bati ka po muna mabilis lang. Let's show our appreciation sa ating ano, comment box. Ang daming nag-show ng love and support. Take it away, Tutor Tina. Ayan. So, galing from kay Rodeline Sabado, ayan, from San Mariano National High School. Again, sa ating isa sa mga ano to, no, active talaga to, BioStar yes, student, Joanna Den Rosario. Okay. So thank you sa pagpanood lagi ng ating session. Iska is also watching again. Yes. Hi, Iska. Si Cheska. Cheska. Alright, so I think okay na po tayo, Tutor Easter. What's next na po? Yes po, Tutor Tina, Tutor Tony. Ang next po natin, ano naman po ang gagawin ng ating mga BioStar students? So, make a story picture of how you have evolved from infancy up to your present state. Describe each development and changes that happened to you on each picture. Send your answers on our Facebook page, ETUlay, General Bio 2 with Tutor Easter and Tutor Tina until March 11, 2022. Ayan. Story picture. So, malupit na ano to. Malupit na pagbabalik na lang talaga. Magkakalkal pa rin ng mga ano, baul. To see their, how they look like when they were young or younger. Diba? Yes, from infancy. Abangan namin ang yung mga outputs, mga ka-ETUlay, mga nag-hope na maging ma-feature natin as BioStar students. Okay, and then reminder again, BioStar students, we follow the deadline ha. So until March 11 lang kami magtatanggap na ating mga output. Ayan, ang dami mong mahabol eh. Dumadagsa talaga, no? Kaninang morning, nag-ano pa sa akin yung mga messages, nag-notify pa. Anyways, we have to follow deadlines mga ka-ETUlay, especially mga senior high school learners natin. We have to observe kung ano yung sinabi yung deadline. We have to abide. Ayan. Okay? So, ano, let's show our professionalism, ika nga. Tutor Tina, ano po ang mga mahuhusay output of the week? Okay, so para sa ating mahuhusay output of the week, last week, week 3, okay, so ito yung mga, ang ating task last week is to create a Venn diagram, no? Comparing Lamarck's theory and then also Charles Darwin's. So, ayan, ang mga nagpasa, Russell J. M. Andujar from Horacio de la Costa Senior High School. Ayan, so meron siyang mga differences and then similarities na nilagay. Okay, living things have hereditary traits. Okay. Next, we have from my school to, si Dashi Valleo, napakasipag. Yes. And then we also have Jean L. Oplado from Daniel R. Aguinaldo National High School. Congratulations. Okay, meron pa tayo dyan. Talagang ano, nag-research. We also have Christine M. Mantos from Daniel R. Aguinaldo National High School. Shout out sa ating mga kababayan dyan sa Davao. We also have Cheska Cabanting from Lorenzo S. Sarmiento Senior National High School. Maraming salamat for sending your outputs. Also have Chanel Datinggaling from Padre Garcia National High School. Congratulations! Okay. So actually, marami talagang nagpasa, no? Tutor Tony, Tutor Easter. So pinifilter lang namin talaga yung mga... So we have also from Horacio de la Costa High School, Ivan De Lunas, and also Alia Isabel Goloncinda. Ang ating mga mahusay output of the week. We also have Almarisi Macarayo from Daniel R. Aguinaldo National High School. Nakikilala ko na sila. Every week silang nag-aaral. Yes.
Congratulations, ano? So additional ano 'yan, kumbaga additional skills din 'yan kasi they nag-e-effort sila eh. Parang nagka-Canva pa ata 'yan, nag-layout sa PowerPoint, tapos sinasave as picture. At the same time, natututo pa sila, nade-deepen pa ang kanilang understanding. All right, let's proceed with our quarter 3 week 4 knowledge check. So ready na po ang inyong mga daliri. Ayan, type in your answers. Make sure na ano, i-type ang item number and then your answer. All right, let's begin. A number one, DNA of the life forms on Earth are almost universal and seem to be templated from one original source. This line of inferring can be based from what evidence of evolution? A, embryology, B, fossil record, C, molecular biology, D, comparative anatomy. Tutor Tina, right. Ano na po kaya ang mga sagot ng ating BioStar students? Okay, answer, type your answer. Elena answered letter C. Glidel answered letter C. Jester answered letter C. Ang bibilis, di ba? So, Tutor Easter, ano nga ba ang ating correct answer for number one? Thank you for your answers. So, ang correct answer natin sa number one is letter C, molecular biology. Kasi may ando na yung DNA. So, DNA pertains with the molecular aspect. And number two, preserved remains of a cave-dwelling man from cold and icy places suggested that humans looked different in the past. What evidence of evolution is used? A, embryology, B, fossil record, C, molecular biology, D, comparative anatomy. Okay, BioStar students, type in your answers. Ayan, ayan, yung mga sagot na po. Emerson, Jesser, Aliyah, Edward, watching sa YouTube. Ayan, Johanna, Alimar. Christine Alimar answered letter B. Letter B. Dashi answered letter... Okay, ano the correct answer is fossil record because of the term preserved remains. Remains. Yeah. Number three. These body structures indicate that organisms descended from a close common ancestor. A, homologous structures. B, embryonic structures. C, analogous structures. D, vestigial structures. Okay, number three, BioStar students, type in your answers. Okay, Alan answered letter A. Alan Mark De Jesus. Joanna. Close common ancestor. So the answer is? Okay, napapaisip sila. Charmaine, right. Answer letter A. Napapaisip sila talaga, Tutor Tony, no? Po. Which is correct, no? Kailangan, we have to be ano critical thinkers. Let's show them the answer now. The answer is letter A. Of course, so, letter A. May keywords doon, Tutor Tony, Tutor Tina, di ba? To common ancestors, so homologous structures. And number four, fox and polar bears, which are distant relatives, both develop white-colored fur to adapt to the snowy environment where they habituate. Mm-hmm. These body structures are identified as A, homologous structures, B, embryonic structures, C, analogous structures, D, vestigial structures. Okay, BioStar students, ano yung mga answer natin for number four? Is it A, homologous structure, B, embryonic structure, C, analogous structures, or D, vestigial structure? Almarie answered letter C. Dashi answered letter C. Else? Ayan, Nicole answered also letter C. Okay, ano ba yung correct answer natin? Let's reveal. Tutor Easter. Correct answer is C, analogous structures. Galing talaga. Okay, so let's have number five. Which is not true about fossils. A, they suggest that life has a history. B, they are proofs of life in the past. C, the older the fossil, the less it looks like modern day species. D, they seem precisely like modern-day species regardless of their age. Okay, which is not. All right, BioStar students, number five. And then
type in your answers. Okay, Drew answered letter D. Miko answered letter D. Ayan. So, which is not pretty, parang medyo obvious, no? Pretty obvious ang ating answer dito. Ano na yung correct answer? Letter D. Okay, so letter they seem precisely not like the modern day species. So, yun pa. Okay. Congratulations, mga dear ETUlay and BioStar students for, aba, may nag-send pa ng score. 5/5, Alan Martins. Congratulations. Okay. Maging honest sila, tapos ilalagay nila yung score nila sa mga next week's na session. Alright, thank you, Alan Mark, for sharing. Hashtag mahusay. Okay, for our sighing ni Tutor. Ang hugot ni Tutor Easter. Take it away, Tutor Easter. Ang tagumpay ng buhay ay makikita lamang sa bakas at ebidensyang naiwan mo sa iba. Hashtag alaala. Mga BioStar students, pakitype nga po, ako ang pagbabago ng mundo. Okay. Again, that's ako ang pagbabago ng mundo. So may mga pa-statements si Tutor Easter na dapat natin abangan every week, ano? So ang tagumpay ng buhay ay makita lamang sa bakas at ebidensyang naiwan mo sa iba. So amen tayo dyan kasi of course yung na kung ano man yung naging pagtrato natin sa iba, no, naging mabuti ka ba sa kanya, di ba, Tutor Tina? Or yun ang legacy na maiiwan natin. Mag-recall natin. And of course, we want mag-iwan tayo ng memory or remembrance na happy vibes lang palagi, happy memories. Ayan. Yes. Okay. Thank you, Emerson. Mga... Thank you, Alia, sa mga nag-type na ako nag-respond. Ang pagbabago ng... Maraming salamat, mga ka-ETUlay. Here are our references. And of course, don't forget, ito na, ang ating mga second semester's senior high school science and technology subjects. Every Monday, 4 o'clock to 5:20 p.m., we have physical science, disaster readiness and risk reduction. We also have empowerment technologies and of course, your general biology too. And your feedback matters to us. So please scan the QR code na nakita ninyo sa inyong screen or you may proceed sa ating tinyurl.com/ETULAY feedback form. You can send messages, no comments, suggestions, or collaborations sa ating EdTech, mga EdTech specialists natin dito sa ETULAY. Okay, so maraming salamat. So medyo kapos talaga minsan ng 40 minutes, no? Susunod na po ang alternative learning system. Ating ALS. Alright, so once again, I am Tutor Tony of Novaliches High School, SDO, Quezon City. Kasama si Tutor Easter at Tutor Tina. Okay, again, I'm Tutor Tina and magsama-sama po ulit tayo next week. So, see you same time, 4:40 to 5:20 every Monday. Ako po si Tutor Easter from Horacio de la Costa High School, SDO, Caloocan City, na nag-iiwan ng mga katagang mag-iwan ng mabubuting bakas ng kabutihan sa iba. Love, love, love! Mga ka-ETULAY, mga ka-BioStar students, maraming salamat. See you all next week. Bye-bye! Ingat! Bye! Bye. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETULAY tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag ETULAY Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETULAY!